Alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy natin sa ating pag-aaral sa mga fatawa ni Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullah, ang susunod na katanungan, Fadilatul Sheikh, mahi anwa o tawhid, ma'at-tawdih, wal-amthila lidalik. Fadilatul Sheikh, ano-ano ang mga uri ng tawhid at maaari ka ba magbigay ng paglilinaw dito at mga halimbawa nito? Sumagad si Sheikh rahimahullah, na anwa'u tawhid binisbati lillah azza wa jal tadkhulu kulluha fi ta'rif am wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi wa hiya thalathatu anwa'. Sinabi ni Sheikh rahimahullah na ang uri ng tawhid na may kinalaman kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ito nga ay naunawaan natin sa kahulugan na ang pagbubukod tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay-bagay na special na para lamang sa kanya o nararapat lamang sa kanya, ito ay tatlong uri: ang tauhidur rububiyyah, ang tauhidul uluhiyyah, at ang tauhidul asma'i was sifat. Ang tauhidur rububiyyah, ito ay ang sinasabi ni Sheikh na wa huwa ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir, fallahu ta'ala wahdahu huwal khaliq la khaliqa sawa. Qala Allahu ta'ala hal min khaliqin ghayrullahi yarzukukum minas samai wal ard la ilaha illa hu. Sinabi ni Sheikh rahimahullah na ang tauhid rububiyya, ito ay ang pagbubukod tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paglikha, pagmamayari ng kanyang nilikha, at ang pagdedesisyon sa mga kaganapan sa kanyang nilikha. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iisang tagapaglikha at walang tagapaglikha na tulad niya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, meron bang tagapaglikha maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala na nagtutustos sa inyo mula sa langit at sa lupa? Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa kanya, kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang pang-aya na sinabi niya, afaman yakhluqu kaman la yakhluqu fa afala tadhakkarun. Sinabi niya, afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Sino ba ang lumilikha katulad ng mga hindi nililikha, hindi lumilikha na ito, na mga sinasamba nga ng mga tao na iba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala? Afala tadhakkarun. Hindi ba kayo nakakaalala? At dito ay tinutukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kahigitan niya kung iahambing doon sa mga itinatambal ng ibang mga tao sa kanya. Sinabi ni Sheikh rahimahullah, fallahu ta'ala wahdahu huwal khaliq khalaqa kulla shay faqaddara taqdiran. Kasi Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha at lumikha ng lahat ng mga nilikha, at siya ay nagtakda ng mga kung ano dapat itakda sa mga ito nang merong sapat na kakayanan dito. Wa khalquhu yashmal ma yaqa min maf'ulatihi, at kasama sa kanyang nilikha ang mga gawain ng kanyang mga nilikha. Wa ma yaqa min maf'ulat khalqu aidan, at kabilang nga dito ang mga kaganapan sa mga ginagawa ng kanyang mga nilikha. Walihada kana min tamamil iman bil qadar an yu'min bi anna Allah ta'ala khaliqun li af'alil ibad. Kaya isang kompleto pagpapakita ng pananampalataya natin sa kadar o kakayanan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang maniwala tayo o manampalataya tayo na si Allah subhanahu wa ta'ala din ang may likha ng gawain ng kanyang mga nilikha. Tulad na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, na si Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa inyo at lumikha sa inyong mga gawain. At dahil dito, karugtong ni dinugtong ni Sheikh rahimahullah, ana fi'l al-ab min sifatihi wal abdu makhluq lillah wa khaliq kulli shay wa khaliq ash-shay khaliqun li sifati, na ang gawain ng isang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nangangahulugan na dahil si Allah subhanahu wa ta'ala lumikha sa kanya, ay si Allah din ang
may likha sa kanyang mga katangian. At ganyan din dinugtong ni Sheikh Rahimullah, ana fi'l al-abdu hasal bi iradati jazima wa qudrat tama wal irada wal qudra kiltahuma makhluqatan lillahi azza wa jal. Na ang mga kagustuhan nga ng mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanilang mga gawain ay parehong ang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. At si Allah subhanahu wa ta'ala, dinugtong ni Sheikh Rahimahullah, wa khaliqu sabab at-tam, khaliq lil musabbib. At ang siyang lumikha ng dahilan ng pangyayari ng isang kaganapan ay siya rin ang tagapaglikha ng resulta nito o ng tagapagganap ng resulta na ito. Faida kult, kaifa naqulu innahu ta'ala munfaridun bil khalqi ma'a annal khalq kad yuthbat li ghayrillah. At paano naman natin sasagutin ang mga nagsasabi na paano natin matutukoy ang pagbubukod tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa paglikha samantalang napatunayan sa mga kasulatan na ang nilikha ay may kakayanan din na lumikha. Tulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fadaparakallahu ahsanul khalikin, na luwalhati kay Allah na ang pinaka magaling o pinaka mabuti sa lahat ng mga tagapaglikha. At naunawaan natin sa ayan na ito na mayroon pang ibang tagapaglikha bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil musawirin yukala lahum ahyuma khalaqtum, na sasabihin sa mga gumagawa ng mga larawan na bigyan ninyo ang buhay, bigyan ninyo ng buhay ang inyong mga nilikha. At ang sagot dito, sinabi ni Sheikh Rahimahullah, fal jawab ala dalik ana ghayra Allah ta'ala la yakhluqu ka khalqillah, na lumilikha ang iba pa maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng mga nilikha, tulad ng mga tao, tayo ay merong nalilikha. Subalit ang kanilang paglikha ay hindi katulad ng paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yumkinuhu ijad ma'dum, at hindi kaya ng isang nilikha na lumikha ng anumang bagay mula sa kawalan. Wala ihya umayyit, at wala siyang kakayanan na magbigay ng buhay sa patay. Wa innama khalqu ghayrillahi subhanahu wa ta'ala yakunu bitagyir, bagkos ang tinutukoy lamang na paglikha ng iba pa maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, tulad nga ng kanyang mga nilikha, tulad ng mga tao na lumilikha, ang paglikha na tinutukoy dito ay ang pagbabago lamang nila sa kung ano ang meron na. At bilang halimbawa na mababanggit natin, ito nga ay wala sa libro ni Sheikh, kundi karagdaga paliwanag mula sa akin, na ang tao halimbawa ay nakakagawa ng pako mula sa bakal. Nakagawa siya ng bala mula sa bakal. Nakagawa siya ng iba't ibang mga kagamitan mula sa bakal. Subalit hindi kaya ng tao na lumikha ng bakal. Na ang paglikha niya, hindi katulad ng paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kaya niya lumikha ng anumang bagay mula sa kawalan. Katulad ng kung paano niya nilikha ang buong kalawakan at ang lahat ng mga bagay na may buhay mula sa kawalan. At ganyan din ay karugtong dito, sinabi ni Sheikh, watahwilu shay min sifa ila ukhra, at ang pagbabago nga ng tao o ng nilikha sa anyo ng kanyang nilikha mula sa una nitong anyo. At halimbawa nga, mabibigay nating halimbawa dito ay yung tao na gumagawa nga ng mga kagamitan mula sa mga bakal, na mula sa bakal ay nakakagawa sila ng kutsara, tinidor. At hindi sila lumikha ng kutsara o tinidor, bagkos ang ginawa nila ay binago lamang nila ang hitsura ng bakal upang ito ay magkaroon ng ibang hitsura o sifa. At karugdong dito, sinabi ni Sheikh, wahum makhlukun lillah azza wa jal. At ang mga paglikha na ito ay nilikha lamang din ni Allah azza wa jal. Fal musawwir mathalan idha sawwara suratan fa innahu lam yuhdas shay'an. Ang isang musawwir halimbawa, ang isang skultor
isang nagdo-drawing on painting, nagpe-painting ng mga paintings o mga pintor. Kapag sila ay gumawa ng kanilang iskultura, hindi sila lumikha ng isang bagay na bago o mula sa kawalan. Bagkos ang inano lamang nila, ang ginagawa lamang nila ay ang magbago ng itsura ng bagay tulad ng bato na ginagamit ng mga iskultor upang baguhin ang itsura nito at gawing iskultura sa itsura ng mga rebulto at iba pang mga produkto na manggagaling dito. At sinabi niya, sinabi siya rahimahullah, gaya mahunalika annahu hawala shay'an ila shay'. Na ang bagay na ito ay nangangahulugan lamang na binago niya ang isang bagay tungo sa isa bang bagay. Kama yuhawil at-tin ila surat itir. Katulad ng pagbabago ng isang tao ng alabok o ng luwad o ng clay upang ito ay maging itsura ng ibon. Aw ila surat jamal o upang makagawa siya ng iskultura o ribulto ng camel. Kama yuhawil bitalwin waraka albayda ila surat mulawana. Katulad lang din ng paglalagay ng kulay at pagsasagawa ng iba pang uri ng pagbabago. Wal madad kulluhu min khalqillahi azza wa jalla. Ang lahat nga ng ito ay mula rin sa paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wal warakatul bayda aydan min khalqillahi azza wa jalla. Ang tinutukoy niya dito nga na ang medad at ang puting papel ay kabilang din o mula din sa nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadahu wal farku bayna ithbat al khalq binisbat lillah azza wa jal wa ithbat al khalq binisbat ilal makhluk. At ito ang pinagkaiba ng paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang paglikha ng nilikha lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hada pa yakun Allah Ta'ala munfaridan bil khalqi alladhi yakhtassu bihi. At dahil dito, ito ang dahilan kung bakit tinuturing natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagbubukod-tangi sa kakayanan sa paglikha. Sa susunod nating pagtalakay, inshallah ay tatalakayin natin ang pagpapatuloy sa ating pagpapaliwanag sa Tauhid ar-Rububiyyah at din sa Tauhid ul-Uluhiyyah at Tauhid ul-Asma'i wa sifat inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.